Kapamilya, ako si Kyla Cortez at samahan niyo ako ngayong araw dahil may bibisitahin tayong isang Philippine basketball history enthusiast at memorabilia collector. Hi, Doc! Hello, Ma'am Kyla. Hello, mga kapamilya. Ako po si Doc Miko, isa pong Philippine basketball history enthusiast at nangongolekta po ng mga memorabilia. Halika po, pasok po kayo. Okay. So, anong age po kayo nag-start mag-collect? So actually, nagsimula akong mangolekta, mga 9 years old, 10 years old ako, no? So, dati wala akong kahilig-hilig sa basketball, pero dahil yung mga tito ko, dinadala nila ako sa mga practices ng mga teams noon sa PBA. So nagsimula akong mag-develop ng interest sa basketball tsaka sa pangongolekta. Okay, so Doc Miko, share mo naman sa amin kung paano, bakit kayo nag-start mag-collect ng mga ganitong memorabilia. Actually, Ma'am Kyla, before, hindi naman ako sobrang mahilig sa basketball. Tapos yung mga tito ko, nag-start silang dalhin ako sa mga practices ng mga PBA teams. So from there, tinuturo nila sa akin, o yan si Coach Tim Cohn, yan si Alvin Patrimonio, yan si Johnny Abariento. So doon nagsimulang ma-develop yung interest ko in Philippine basketball in general. So from there, gusto kong matuto pa more about my favorite players and my favorite teams. So doon ako nagsimulang mag-collect. Hindi niyo po ba naisipan na mag-go international including NBA? So at that time kasi, 90s ang namamayagpag noon. Si Michael Jordan, mga Chicago Bulls, ganyan. Yes. Kaso yung sa baon kasi na binibigay sa akin ng parents ko noon, ang kaya ko talaga, more on sa local basketball. Ano po ba yung collection natin dito? Okay. So actually, this books probably show us yung pinakaunang documentation, no, in book form ng Philippine basketball. So before, nagkaroon tayo ng tinatawag na mga athletic meets sa Philippine Carnival. So actually, yung mga unang pinaglaro ng organized basketball sa atin ay mga babae. Okay, girl power, guys. So maybe may mga nakakita na rin ng picture na ito sa internet, pero ito yung original na ano niya, na source ng picture na yun. Oh, makikita po natin na outdoor siya, tapos parang mga grass pa po ito, no? Oo, so hindi pa siya yung nakasanayan natin ngayon, ng mga wood or concrete. Yes. So ito ay mga picture postcards ng mga babae na basketball team na nagko-compete sa mga organized na tournaments. So for example, itong isang kopya na ito, galing Southern Luzon itong team na ito. So it is dated July 10, 1912. So ito namang isang picture postcard na ito. So kung titingnan natin yung gitna niya, yung nakaupo doon sa gitna, nakalagay Tondo Champions 1913. Ito, itong team na to, nung Tondo na women's high school, sila yung pinakahuling women's champion ng Philippine Carnival nung nag-hold sila ng mga basketball tournaments for women. Talaga nag-start ang basketball sa mga babae dito sa Pilipinas. Ito po, ano ito? So ito naman, ang Pilipinas, meron siyang distinction of being the first country to ever issue a basketball stamp. Ito ay inisyo noong 1934 para i-commemorate yung pinakahuling Far Eastern Olympic Games. So, ano po itong picture na to? Ito po, Ma'am Kyla, ito po ay isang picture postcard ni Mr. Ambrosio Padilla. Naging skipper or team captain ng ating Philippine basketball team na nag-compete sa 1936 na Berlin Olympics. Pwede pong pa-explain yung flag ng Philippines dito? Dito, dun sa particular na postcard na ito, kung titingnan natin, ganito yung pattern dun sa uniform ng ating national team. Sa aking research kasi, yung ganitong pattern ay very common among mga athletes na nag-compete during the pre-Commonwealth era. About the 1936 na Berlin Olympics, so ito naman po ang may i-share ko po sa ating mga kapamilya. So ito po yung isang picture po from the 1936 Olympics po. So this is Team Philippines versus Team Mexico. And then ito naman po ay isang picture card also from the 1936 Olympics. So ito naman kalaban natin ang United States. USA. Ito so, po sila yung naka-white. Tayo yung naka-blue. Yes. Doc, nakalagay dito 1936. Connected po ba siya dito? So actually, ma'am,
mga kapamilya, itong item na ito ay isang passenger manifest. So yung passenger manifest, siya yung listahan ng mga pasahero na sumakay doon sa particular na barko na ito. So yung pangalan ng barko ay, ito yung sinakyan ng ating Philippine Olympic team na galing na sila sa Berlin. So pauwi na sila ng Pilipinas na to. Ito po, Ma'am Kayla, ito po yung actual program no nung blessing tsaka nung inauguration nung Ateneo Gymnasium. Tapos ang nakakatuwa dito dun sa program na ito, so makikita natin kung paano nag-interconnect yung mga collections. So kung dito player si Ambrosio Padilla para sa ating Far Eastern Olympic Games, this one actually is the last na Far Eastern Olympic Games na dito sa Pilipinas ginawa. So 1934. So nag-compete rin siya dito. So ano po ba yung first na liga or game na naganap sa gym ng Ateneo? So yung mga unang basketball games na ginawa sa Ateneo Gymnasium, Ateneo de Manila na team for the high school game against Ateneo de Davao. So for the college game naman, ang kinalaban ng Ateneo de Manila na team is yung Mapua. For the introductory or dedicatory remarks, si yung nagsalita ay si Ambrosio Padilla. So ano pa po ba yung mga iba't ibang magazine na meron kayo? Tapos back then kasi, noong mga 1920s, 1930s, hindi sobrang common no yung mga magazine. So mostly, parang part lang sila ng newspaper eh. Parang a small portion of the newspaper, nandun yung mga columns. Pero unti-unti, nagkakaroon na tayo ng mga magazines or materials related to sports. So kita nyo mga kapamilya na kung kano siya kamura back then. 10 centavos. Ito naman si Ambrosio Padilla. So sa UP naman siya nag-college. So yung Ateneo, doon nag-high school si Ambrosio Padilla. Tapos nag-UP siya for the college naman. Siya po yung team captain ulit na team pumunta sa Berlin. Yes, itong si Ambrosio Padilla. So from before, more on babae lang yung naglalaro. Unti-unti yung guys din naglalaro na rin. Tapos nagkakaroon na rin ng mga international competitions kung saan naglalaro ng basketball yung iba-ibang mga bansa. Doc Nico, ano naman po tong photo na to? Ito po ay isang original photo ng ating Philippine National Basketball Team noong 1954. Sila po yung nag-compete sa second na Asian Games na ginanapos dito sa Manila. Tapos sila rin po yung nag-compete sa World Basketball Championships or FIBA World Cup ngayon. Yes. So of note, marami tayong mga legendary players dito sa team na to. Pinaka hinahangaan na player dito ay ito si number 14. So itong si number 14 ay si Carlos Loizaga. So another thing, kung titignan natin mabuti yung area nung sa chest ni Caloy Loizaga sa picture, parang may nakasulat. Parang may signature po. So sa ngayon, tinatry kong ipa-verify kung yung pirma ba na ito o yung sulat na ito ay si Sir Cake Sir Caloy mismo galing. Okay. Shout out kung merong tayong mga basketball fans dyan na merong pirma ni Big Difference ni Sir Caloy Loizaga para ma-confirm namin kung itong signature naka-etch dito ay kanyang signature. Yes, nandito po siya sa area ito. Ito po, ano po ba ang Mika'a? Ang Mika'a, mga kapamilya, so siya po yung predominant na basketball league natin bago yung PBA. So ito, itong copy na to, so isa siya sa mga rare na very good condition na mga Mika'a na annuals. Itong item naman na ito, ito ay isang original na picture no, nung ating 1973 na Philippine National Basketball Team. FIBA Asia Championship or ABC Cup nung panahon na yon. So some notable figures no, dito sa ating picture dito, si Sir Jaworski, Jimmy Mariano, Abet Pidabin, these cards naman. So di ba ngayon Ma'am Kayla, very popular no yung mga NBA cards. Tayo rin may mga local rin tayo no na mga basketball cards back then. Ayun. So dito naman ang pinapakita yung mga portraits ng ating mga basketball heroes. So this was released I think around 1973 or 1974. Doon sa infancy or birth ng PBA, ito yung pinakaunang PBA annual. So, kino-consider ito na isa sa mga parang holy grail na mga Philippine basketball collector. So, ito ay isang ticket. So, gamit siya, medyo putol na dito, ng isang laro mula doon sa first season ng PBA. So, ano po bang meron kayo dito? Ito yung mga nakalakhan ko na. So, lahat ng mga medium, more or less may makita tayong imprint ng basketball doon. So, ito for example, notebook, tapos mga comics. Ito naman, mga calendars. Sports magazines noon, noong mga 1990s.
Ito po ay isang game-worn jersey po. So for Manila Metro Stars to, ang nagsuot nito ay si Sir Peter Martin. Ito yung gusto kong i-share sa ating mga kapamilya na yung PLDT no, nag-partner siya sa PBA. Mga early 2000s, nag-release din ang PBA in partnership with Upper Deck ng mga PBA cards. Yes. Ah, itong signature na to ay kay Dennis Eagle. Doc, Nico, ano po to? So, ang tawag dito ay text chart. Tsaka ito rin yung mga pocket calendars Apo. Din. So, kung titingnan natin yung likod, yun, may dates. Yes. Tapos, yung sa harap niya, yun, finifeature yung mga PBA superstars of that generation. So, ito po ay mga annual ng PBA. Nung nag-start din kasi ako ng collecting, aside from sa magazines, ito kasi mga PBA annuals noon back then, hindi ko siya ma-afford. So, ito, itong tatlong to, papakita ko lang sa mga kapamilya natin yung some of my favorite na PBA annuals. So, isa siya sa favorite ko kasi naka-feature dito yung nag-champion na Gordon's Dream noong 1997. This one naman, favorite ko siya kasi it detailed yung isa sa mga exciting time ng PBA back then, yung pagdating ng mga fill-ins. So, ito siya dun sa gitna nung annual, yung RP Centennial Team. Ito rin, gusto ko rin siya kasi hina-highlight niya yung 25 years or silver anniversary ng PBA. This one, it's a separate book dun sa annual na ito. So, it's a coffee table book na dinedenote niya yung 25th anniversary ng PBA. Okay, Doc Nico. So, share mo naman sa amin yung medals na meron ka dito. Okay. So, ito po ba? Ito yung pinaka-recent na medal na meron kayo. Ito po yung isang replica po nung silver medal na napanalunan ng ating national team, yung Gilas yes, Pilipinas, okay. Nung 2014. And then, meron din po kayo dito medal ng PBA. Related din po ba ito dito sa Hall of Fame? So ito naman, tong medal na ito, so binigay ito nung 30th anniversary nung PBA. So kasama rin, I think, itong Hall of Fame na trophy. So both of them galing po kay Sir Manny Panel. So pinagkatiwala po ni Sir Manny itong kanyang mga memorabilia sa akin para alagaan. So as a collector, masarap yung feeling no, na yung mga legends ng Philippine basketball, so na-appreciate nila yung advocacy. Tapos pinagkakatiwala yes, nila sa'yo yung kanilang mga memorabilia. So ito naman, itong gold medal na to, noong 1973, so that's actually one of the gold medals na binigay doon sa mga players na nag-champion doon sa particular na tournament na yan. So ang maganda rin doon sa medal na yan, parang natatie up natin yung history natin through the memorabilia. So ito, pag binalikan natin yung pinakita natin kanina na picture no, nung championship winning na 1973 na basketball team. So ito yung napanalo ng medal ng team na ito. Tapos yung coach nila, si Man in White, si Tito Eduque or Valentin Eduque, ito naman yung kanyang photo na postcard nung siya'y naglalaro pa sa Lasalle. Yes. So that's one medal na binigay nung 1954, gold medal yan, nung second Asian Games na ginawa dito sa atin sa Pilipinas. So incidentally also, may picture tayo nitong 1954 na Philippine National Basketball Team na nanalo nung gold dito sa 1954 yes. na Asian Games. So ito yung medal nila. Nila, yes. May meron din po tayo ditong parang dalawang medal na nakakaiba yung itsura. So ano po ba yung story din ito? Kanyang outline ay meron pong mga puno, mga field, and ano yung mga rural na background, no? Yung both medals. So pag ganito kasi yung pattern ng ating medal, it's indicative na ito ay ginawa pre-Commonwealth. So pag sinabing pre-Commonwealth, it's before 1935. Tapos in this medal din, yung pagkakasabi ng basketball, hiwalay pa. May space pa. Basketball. Okay. Hindi yung diretso na basketball. Ito naman po, nakaka-amaze na meron si Sir nung basketball nung panahon. Ano po bang year yan? Nung ginagamit yung bola yan? Doon sa research ko, dito sa bola na to, tsaka doon sa info na napagkunan ko, pwede natin itong ma-date ng mga 1910s to 1920s. Opo. So kung papansinin po natin yung pagkagawa niya, hand-stitched na leather, tapos ang isang feature din niya ay nakalabas yung
mga tahi. So that's indicative of how was basketball played during that time. So sa dami-daming pinakita na collection ni Doc Nico, isi-share ko yung tatlong favorites ko. So unang-una syempre itong set na to, nakita ko na nag-store talaga ang basketball sa Pilipinas sa mga babae. So ayan, makikita niyo yung mga pictures, ang dami ko rin natutunan na yung bola nila. Nakalagay doon yung location. Tapos next ko ding favorite ay eto, sobrang natuwa ako na parang merong full list ng mga athletes na pumunta sa Berlin. And ito yung time na pauwi na sila pupuntang Pilipinas. Yes. Talaga. And then lastly, syempre yung bola. Kasi dito pala talaga nag-start ang basketball. So hindi siya binabounce. Ang pinapasa-pasa lang siya from one player to another. And then doon na sila mag-shoot after. Eh kayo Doc Nico, ang dami niyong collections. Syempre, mahirap pumili ng favorite or at least three. Katulad ko, ano po yung top three nyo na favorite? Or hindi nyo papakawalan? Itong parehas tayo actually, ma'am. So this one, yung manifesto nung ating 1936 na Philippine Olympic team na contingent. Kasi feeling ko, wala na akong makikitang ganitong klaseng memorabilia. So pangalawa, dun sa tatlong favorite ko, so itong postcard ni Ambrosio Padilla. Mm-hmm. So lalo na yung significance ni Mr. Padilla dun sa Philippine basketball history na siya yung skipper ng ating unang basketball team na nag-compete sa Olympics. And then lastly, we go back to the genesis of Philippine basketball, particularly organized basketball sa Pilipinas. So I have to go with the postcard nung mga babae na naglalaro ng basketball. So grabe Doc, ang dami ko po talaga natutunan about basketball and its history. So what's next for you? Yan. So actually what started from a hobby became a advocacy na. So kasi ngayon ang advocacy ko kasi is ma-promote yung Philippine basketball history sa mas maraming mga basketball loving na Filipino. So where do I go from here? With the collections, ang plano ko sana ma'am is magtayo ng isang maliit na Philippine Basketball Museum para mas ma-share pa natin no yung passion for Philippine basketball history through the collection po and through the items na na-accrue ko po throughout the years ma'am. So ito po, Ma'am Kayla, mga kapamilya, ito po sana yung magiging future side po ng ating museo ng Pinoy Basketball. Doc Nico, grabe, ang dami ko po talaga natutunan today from your collection sa history ng Philippine basketball, and I'm sure yung kapamilya natin ang daming na-inspire, ang dami ring natutunan from you. So Doc Nico, I can truly say that you're the Pinoy hoop collector. So before tayo matapos sir, may ma-share po ba kayong message sa mga gusto ring mag-collect katulad niyo? So una po gusto ko lang sanang invite kayo na suportahan po yung aming FB channel or yung FB community po namin na The Basketball. So dito po, pinopost ko po yung aking mga collections tsaka mga updates rin po about Philippine basketball. Yes. And also some trivias about Philippine basketball history. Ma'am, maraming salamat po. So to ABS-CBN Sports po, bibigay ko po sana itong maliit na token po bilang pasasalamat. Thank you so much, Doc Nico. Once again, I'm Kyla Cortez and I'm with the Pinoy Hoop Collector, Dr. Nico Messina. Thank you! Thank you, mga kapamilya!